Kamusta, Gemini? Welcome to Like Tarot. Alamin natin kung ano ang nangyayari sa buhay mo ngayon, sa relasyon, sa iyo at sa person mo. Pero unahin muna natin yung relationship mo. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide lamang. Kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng one-week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Nine of Swords in Reverse, Seven of Pentacles. Three of Swords. Yung relasyon na tinutukoy, pang-general ito guys. Yung relasyon mo sa kapwa, yung relasyon mo sa family, sa kaibigan, sa person. Base sa mga cards na ito, ay yung kalungkutan or depression na nararamdaman mo, mas lalong lumalala. Kasi ang ilan sa ipinapakitang problema sa cards mo ay yung chismis, skandalo, hindi ka na rin makatulog at saka hindi mo mapigilan yung emosyon mo. At saka ang ilan sa inyo, hindi mo na rin maiwasan na maikumpara yung sarili mo sa iba. Pero meron nga tayong kasabihan na less is more. Kasi hindi mo pa alam kung ano naman yung magiging kapalaran ng iba habang ito yung dinaranas mo. Kanya-kanya tayo ng panahon ng happiness at saka sadness. Para naman sa career, ang ilan sa inyo ang advice ng cards na ito, yung sobra mong pag-aalala, walang nagagawa. At ang advice ng cards ay isa-isahin mo kung ano yung problema na dapat mong unahin na solusyonan. At saka, kailangan mo ding suriin kung nakikinabang ka ba talaga sa negosyo mo o kaya sa career na tinatahak. At para naman sa naghahanap ng trabaho, magtatagal bago makahanap. Kaya, kailangan mong humingi rin ng tulong or suggestion sa mga taong kakilala. O kaya, subukan mo din yung swerte mo sa ibang paraan. Yung trabaho na hindi mo pa nasusubukan or tingin mo kaya mo. Single ka man or nasa relationship, nasa healing stage ka pa lang. Kaya ito muna yung intindihin mo ang sarili. Itong The Star ang nagsasabi na merong pag-asa, growth, sa mga bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo. Kaya lang medyo matatagalan ito. Kasi bawat isa sa atin, yan yung proseso ng buhay natin. Hindi naman agad-agad na instant, nandyan agad yung swerte sa iyo. Kailangan mo munang ma-experience yung kung paano pahalagahan naman yung ibang parte ng buhay mo. Or bigyan pansin bago maging matagumpay. Positive para sa education, may clarity, at saka yung pagkakaroon ng kalma sa situation kahit gano'n man kahirap yung pinagdaanan mo. At saka sa mga single, meron pa rin darating na potential person na susubukan na mahalin ka, pero sa ngayon hindi ito yung magiging focus mo, kundi yung career, yung sarili or mga hobbies. Sa mga nasa relationship, kaya hindi nagiging maganda yung connection nyo ng person mo, ang ilan sa inyo, pinakitaan mo ng puro mabuti yung person mo. Kaya, akala niya okay lang ang lahat. Mahal mo kasi talaga itong person na ito eh. Ayaw mong mawala siya sa iyo. Pero yun pa rin yung nangyari. Kung hindi na mihasa yung person, nagkaroon ng betrayal. At saka ang ilan sa inyo, pagod ka na sa ganitong setup ng relasyon.
Itong card na ito ang nagsasabi na marami kang natutunan sa mga nangyari sa nakaraan sa buhay mo. Ipagpatuloy mo pa rin yung magiging mabuti kasi meron pa rin magbabalik sa iyo niyan. Kung hindi person mo, ibang kapwa. Binabasa ko sa inyo guys yung meaning ng card para mas lalo nyo maintindihan. Maraming blessings na ibinigay sa si God. Isa na dyan yung talent mo. Kaya gamitin mo. Itong card naman na ito ay very positive na merong milagrong mangyayari sa buhay mo. May good luck at saka balanse. Makakamit mo rin yung kapayapaan na gustong-gusto mong mangyari na sa buhay mo. At saka sign din yan para sa partnership, sa career or love. Itong card naman na ito ang nagsasabi na magiging wise ka na sa mga bawat desisyon na gagawin mo sa buhay. Patungkol man ito sa karir mo, sa financial, or sa love life. Kasi nga, matatapos mo na yung problems na kinakaharap sa buhay o kaya sa relasyon. Kaya sinasabing magiging wise ka kasi marunong ka ng mag-obserba, makinig, at i-apply mo yung patience sa buhay mo. At saka guys, ang ilan sa inyo nagkaroon ng break up or nagkahiwalay kayo ng person mo. Ang iba naman, nalaman mo yung betrayal sa relasyon. Kaya, sinusuri mong maigi. Nagiging maingat ka sa mga decisions mo. Kaya ka ganito kasi ayaw mong magsisi sa huli na baka mahal mo pa pala yung person tapos ni-let go mo. Gusto mo makasigurado. Ito yung cards mo, the Emperor, Nine of Wands, at the Hangman. Pangalawang card mo na ito, na iniisip mo na bakit ganito yung nangyayari sa buhay mo, ano ba yung nagawa mong mali, at nahihirapan ka na yung bang masuri or ma-analyze kung ano ba yung dapat mong gawin. Pero nakadalawang cards ka na, na naninindigan ka sa mga decisions mo, mas ginagamit mo yung isip mo, at saka pinoprotektahan mo kung ano yung iyo, kung ano yung teritoryo mo. Hindi mo na rin iintindihan pa kung ano yung sasabihin ng iba, or ikaw lang yung mag-isang lumalaban sa sitwasyon. Poprotektahan mo yung sarili mo, lalo na kung meron kayong pamilya. Dalawang cards na yung nagsasabi niyan. Mag-iiba man yung pananaw mo sa buhay, pero para ito sa ikakabuti ng lahat. Sa financial, ito na yung time na magfo-focus ka na sa karir mo or negosyo. Magiging maganda na yung pasok ng financial sa iyo. At saka ipaglalaban mo rin yung karapatan mo sa financial. Bukod sa magandang pasok ng financial, meron pang susuporta sa iyo. May posibilidad kasi na ang ilan sa inyo magtrabaho ka or magnegosyo. Ito yung kumbaga dagdag kita. At saka kapag maganda yung pasok ng financial sa iyo, ang advice ng cards ay pangalagaan mo ito. At saka yung i-budget mo ng tama yung mga dumarating na financial. Kailangan mong mas mag-ipon. Kung magkano yung meron ka, yun yung ilagay mo sa pag-iipunan. At kahit may bad day sa buhay mo, ipagpatuloy mo pa rin yung pagiging mabuti. Itong Nine of Pentacles ang nagsasabi na meron kang great achievement na matatanggap patungkol ito sa financial. Kailangan mong maging mature sa bawat situation na kakaharapin sa career, sa negosyo, sa financial o kaya sa love life.
Sa mga single, yung potential person na makikilala mo ay mature at saka pasensyoso. Pero itong person na to may hirapang makuha yung attention mo kasi busy ka eh, pangalawang card mo na to. Ang ilan naman, hindi yung love ang priority mo sa ngayon kahit nag-healed ka pa. Ang ilan naman na nasa relationship, mas binigyan mo ng prioridad yung mga bagay na o material na nagpapasaya sa iyo. Ang ilan naman na nasa relationship, pinagpapaliban nyo ng person mo yung problema. Mas nagpo-focus sa responsibilidad. Pangalawang card mo na ito na mas bibigyan mo ng pansin yung achievement mo sa buhay o kaya yung career mo, negosyo. Kasi sa buhay mo, kahit na marami kang plano, hindi ito nangyayari. Kaya mas binibigyan mo ng prioridad na targetin kung ano yung mas nagkakaroon ka ng power. Itong card naman na ito ang nagsasabi na nagagamit mo yung kaalaman mo, lalo na yung mga natutunan mo sa nakaraan. Pangatlong card na ito. At saka, mas lalo kang nagiging wise, matapang, at saka yung confident sa sarili. Itong card naman na ito na kahit na nagkakaroon ka ng problema sa buhay mo, pinapanatili mo pa rin yung pagiging loyal sa mga ginagawa mo or decision. Nakadalawang cards ka na. At saka sa card na ito ay pinapakita na kayang-kaya mo na i-handle anuman yung problems na dumarating sa iyo. Happiness man ito or sadness. Ituloy ko na guys para sa mga nasa relationship na ang ilan sa inyo, pwedeng umayon ka na lang sa kagustuhan ng person mo na maghiwalay kayo or ikaw mismo yung nakipaghiwalay na sa person mo. Kasi tingin mo, wala nang magandang pinatutunguhan ang relasyon nyo ng person mo. Pero para maging happy ang lahat, ang ilan sa inyo, hindi ka nag-give up sa responsibilidad na kailangan gampanan ng person mo. At saka, mas mukhang nakabuti pa sa iyo. Naka-apat na cards ka na eh, na mas ginagamit mo yung isip mo kesa sa love. Six of Swords, Ten of Cups, at Seven of Cups. Ito naman yung cards ng person mo. Base sa cards ng person mo, lumayo yung person mo para piliin yung happiness niya. At syempre, nag-iisip din siya kung paano niya matutugunan yung mga iba't ibang responsibilidad, lalo na sa sisimulan niya na journey. At saka pinapakita rin sa cards ng person mo na nasa malayo yung person mo or LDR ang connection niyo. At saka medyo magulo yung sitwasyon niya ngayon kasi hindi siya makapagplano ng tama. Sa health, nakadalawang cards ka na nang ilan sa inyo nagkaroon ka ng surgery. Medyo matatagalan yung paggaling mo. At ang magandang action na ginagawa mo, anuman ang illness mo o naoperahan ka, sinisikap mo na gumaling ka kaagad. May posibilidad na family mo yung may sakit na ikaw yung nag-aalaga. At para sa ilan, sa kalusugan, ipagpatuloy mo yung pagiging positibo. Sa mga single, ang ilan sa inyo, feeling mo hindi ka makahanap ng love sa lugar mo, kaya iibahin mo yung routine mo. May mga potential person na magpapakita ng interes sa'yo pero hindi ka kagad magkakagusto sa person, kundi kikilalanin mo siya. Aalamin mo yung social media account niya,
kung paano siya makipag-usap, kung ano bang family meron siya. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, walang formal na paghihiwalay, lalo na't ang ilan sa inyo LDR ang relasyon. Pero magkakaroon kayo ng communication ng person, pwedeng online o kaya mag-meet kayo sa isang lugar. Pero ang pakay ng person mo ay kung ano yung magiging setup ng relasyon nyo. Itong The Lovers na card, diba sinabi nga na magkakaroon kayo ng pag-uusap. Hindi lang ito patungkol sa relationship nyo, kundi sa iba't ibang sitwasyon na kung paano kayo magde-decide. At saka, ito yung kasagutan na mareresolbahan nyo yung problems nyo kung piliin nyo man na magsama or hindi. Pero pag dumating ito, mag-ayos ka kung babae ka o kung lalaki ka naman, gawin mong presentable yung itsura mo. At saka, kung ano man yung mga commitment na gusto mo, dun ka mag-stick kung ito talaga yung gusto mong mangyari sa connection or relationship. At saka, ang ilan sa inyo, kahit na nagkaroon ng betrayal, matagal na kayong hindi nagkausap ng person, di ba sinabi nga magkakaayos kayo? Malalagpasan nyo yung problem. Pero ang ilan, magkakabalikan. Kasi guys, wala namang perfect na relasyon. Lahat talaga may lamat. Pero ang iba, talagang pinagpapatuloy pa din na maging maayos ang relasyon. Itong card na ito ang sign na meron na palang danger or hindi tamang sitwasyon sa buhay mo. Hindi ito maitatago ng matagal. Ipaglalaban mo yung karapatan mo, pangalawang card na ito, at malalaman mo rin kung sino yung mga totoong kaibigan o totoong tao sa iyo. Pangalawang card na ito para sa survival, na kung ano man yung nangyayari sa buhay mo ay makakasurvive ka. At ang ilan sa inyo kung magkasundo kayo or magkabalikan ng person mo, may mga person na ile-let go mo na yung situation o relasyon na hindi na epektibo sa iyo. At bukod sa pagiging wise, alerto ka na rin sa mga nangyayaring sitwasyon sa buhay mo para hindi na ito lumala or hindi ka masaktan in the end. Itong last card na ito, ang ibig sabihin naman ay good luck, wealth, at saka success. Kasi, nagkaroon ka na ng peace of mind. Kumbaga, kasi natapos na yung problems mo. Kung ikaw man yung nag-abandon na sa relasyon, or ikaw man yung naagrabyado. At saka, wala ka nang mahihiling pa kasi lahat ng mga sitwasyon na pinagdaanan mo ay nagkaroon na ng clarity. Ipaprioridad mo na yung sarili mo at saka yung tingin mong kailangan mo sa buhay. Mahihirapan ang iba na maunawaan ka, pero lahat naman ay maisasaayos. Ang importante ay tama ang ginagawa mo para good ang babalik. 777, release your fears, let go of control, find your inner strength. Alamin naman natin gamit ang charms kung ano yung zodiac na ipapakita sa reading na ito. Ito lang yung ilan sa zodiac sign. At saka, alamin mo na rin kung nandito ba yung letra ng pangalan ng person mo. Kumbaga additional na lang ito guys sa reading na ito. Pwedeng related sa iyo or pwede rin na hindi.
Kumbaga sa tarot cards ka lang naka-resonate. Thank you nga pala sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi. Pisces, Taurus, Libra.